Ang mga loob, Simon. Hayaan mo na akong magbagong buhay. Bitiwan mo ko! Akin ka, Norris! Akin ka! Sinira mo ng buhay ko. Hindi ako makapapayag na nasirain mo ang magandang kinabukasan. Please. Bakit? Please. Bakit? Dahil anak siya ng milyonaryo. At ako'y hampas lupa lang. Ha? At bakit? Anong ipalalaman mo sa akin? Lupa! Lupa! Kung talagang mahal mo ko, hayaan mo na ako sa aking kaligayahan. Umalis ka na utang na loob. Baka makita ka ng aking asawa. Simon! Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang magkakamaling pumasok sa bako? At huwag mong pakikialaman ang asawa. Hoy, Andro, akin lamang si Loris at hindi mo ako maaaring pagbawalan. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Magandang gabi sa inyong lahat. Nagbabalik nga ba ang patay upang maningil ng pautang? At ang paglalaro ng Spirit of the Glass, delikado ba? Delikado ang maglaro ng Spirit of the Dead. Baka mabungkan niyo ang nananahimik na kaluluwa at kanilang maalaala ang utang na dapat niyong bayaran. Subaybayan natin, mga kaibigan. Andro, kinakabahan ako. Kakabahan? Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam nito. Maliban na lang kung magsusumbong ka. Pero naniniwala ako nang walang lihim na hindi nabubunyag. Katarantaduhan yun. Pwede ba? Lagi ka naman natatakot eh. Tumahimik ka na lang dyan. Thank you.
Magbabalik ako. Demonyo! Binatay ko siya. Pero hindi ko siya binatay. Basta natatakot sa kanya. Ano tayo na naramdaman ah, di ba? Oo. Mababaling na ako. Tayo dapat matakot sa hayop na yan. Mababaling na ako, Andrew. Mababaling ako! Sisimula lang niya. Yung ating gabi lang naman siya matungal eh. Mamayang gabi, hindi na tayo makipirwisyo. Alis tayo. Sanay na ako ron, Melanie. Hindi ko lang malaman yun. Remember sinabi ko sa'yo last year? Gusto ko naman ang husay naman ang nightmare mo. Birthday mo pa naman, ha? Yun na nga, I never received birthday wishes na nga from my mom and dad. Tapos ito pa mangyayari sa akin. Anak yata ako ng impacto eh. Gusto ko naman, Randy. Supersonic age na tayo ngayon. No? Hindi na tayo mga impacto-impacto. Corny-corny mo naman. Ah, ganun. Palibasa, wala ka sa lugar ko, kaya ka nagkakaganyan. Uy, teka muna. Ito talaga, oh. Propose ka sa akin. Tapos nagsabi ako ng yes, tapos ayaw mo i-share sa'yo yung problems ko. Ay, problems mo. Eh, wala ka naman kasi sa lugar, eh. Anong klaseng chick ka? Sandali, ganito na lang. Total naman Friday naman ngayon, diba? Pumunta ka na lang sa bahay namin, tapos i-celebrate na lang natin yung birthday mo. Sira ka rin, ano? Unang-una, hindi alam ng dad mo na mag-on tayo. Tsaka alam mo ba, itong bangungot ko nagsistart ng March 7 midnight, tapos natatapos next midnight na. Eh, total naman, palagi naman nasa kasino sila mami at daddy. At saka wala naman tayong gagawin masama eh. Makikinig lang tayo ng sounds, manunod lang tayo ng beta, yun lang. At saka sasama na lang itong pangat na yan, ano, at saka si Nana Miring. Oh, alika na!
happy birthday, Mama. Ito ba ang bahay niyo? Oo. Oh, eh, ikaw kasi puro tawag ka sa telepono eh. Tapos magugulat ka. Kasi parang nakita ko na to eh. Eh, sa pagkakaalam ko, ngayon ka na nakapunta dito eh. Dito ko pinanganak 13 years ago. Ito talaga, ang weirdo talaga nito. Halika na nga! Halika na! Si Randy, mm-hmm. Eh kasi birthday niya ngayon eh. Eh, merong konting problema sa bahay nila. Kaya in-invite ko po dito para malilibang lang ng konti. Mm-hmm. Eh kesa naman po pumunta na po kami sa disco, eh dito na po kami sa bahay. Eh at saka, hindi niyo naman ako sinasama sa casino niyo eh. O kaya naman sa ibang outing ninyo kahit na Friday. Kosya, tama na. Ang dami mo naman sinabi. Masyado ka namang defensive. Hoy, miss, in 5 years time, debutante ka na. Kaya mabuti na rin naman na nakikilala namin ng mga kaibigan mo. Pero bakit parang tulala siya? Hoy, kinakausap na ng mami ko. Saka daddy ko ito. Eh, mami, daddy, kaibigan ko si Randy. Ang ganda-ganda mo ngayon, Lolis. Ang ganda ng damit mo. Bagay mo, Lolis. Uy, anong pinagsabi mo dyan? Mami ko to! Pinagagala kitang makilala mo, Lolis. Swerte natin na rin, ano? Tignan mo na. Itong ipinaluto ni Ma'am. Tayo kumakain para doon kay Milani at saka sa kanyang bisita. Mapupuyat naman tayo. Eh, sa itsura ng mga bagets na yan, habang nagpupuyat yung magulang doon sa kasino, eh, magpupuyat din. Naku eh. Talaga naman eh, kapag kaganitong March 7, inuumaga si Sir sa kasino, hindi ba? Hindi lang naman ito yung March 7. Padibasa, mapera. Buti na nga lang itong si Milani, magandang ugali. Hindi spoil. Mana sa akin. Naku. Paano naman magmamana sa'yo? Ay naku, huwag mo nang itanong. Dahil binata pa yan si Andrew, mayordoma na ako ng papa niyan. Kita mo naman, ako na lang naiwan dito. Alam mo kung bakit? Dahil taon-taon,
talagang may nagmumulto dito. Nagmumulto? Bakit hindi ko nararamdaman? Pero teka, totoo ba yung sinabi mo na may multo rito? Oo, kasi gago ka palang dito. Gago ka. Alam mo ba, yung pinatay, yung namatay, nagmumulto talaga. Totoo. Alam mo yan, pinatay. Eh, ang ibig ko sabihin, yung namatay, taon-taon yan, nagse-celebrate ng kamatayan nila. Eh, diyan ka nga muna. Titignan ko yung mga bata. Baka mamaya kung ano nang ginagawa. Diyan muna ha. Ay, kamabuti ha. Sirang-sira talaga yung ulo mo. Kung ano nung kababalaghan ng kinukwento mo, wala na tayo dyan, yung mga bangungot-bangungot. Eh, ikaw ba naniniwala ka sa mga multo? Hindi lang sa mga multo, ah. Pati sa mga impacto, sa mga maligno, tsaka doon sa mga patay na nabubuhay. Kaya nang pala binabangungot ka once a year, eh. Sa birthday mo pa. Eh, yung godfather mo ba, eh, aswang? Ikaw lang naman itong hindi naniniwala sa mga... Yun nga. Alam mo, feel ko. Gusto ko i-try. Alin? Ano gusto mo try? Yung favorite conversation natin, yung tukol sa multo, gusto kong laruin yung Spirit of the Glass. Yun! Gusto ko yun. Ay, naku, Iha. Huwag kang magbiro niyan. Totoo yan. Dahil nung araw, naglalaro ako niyan. Nakakausap ko ang mga espiritu. Eh, di mas exciting po, diba? At saka, matatanong na rin natin sa kanya kung ano yung kiniklaimo ni Mami at Daddy, yung umuungol sa March 7. Eh, ito rin eh. Binabangungot tuwing March 7. Birthday niya ngayon po yun, diba? Ikaw rin? Eh, anong nakikita mo sa bangungot mo? Nana Miring, diba, alam niyo po yung paggawa ng Ouija board? Pwede po gawa kayo noon. Saka, yung mga iniikutan ng baso, may mga alphabets, may mga numbers. Di ba ganun po yun? Kasi napanood ko sa movie. Ganun po ba yun, di ba? Oh, sige. Laruin po natin, ha? Spirit of the Glass, kung sino ka man, magpakilala ka sa amin. Kailangan nyo? May message po ba kayo? R.
kayo. Ikaw nga itong nagpatalo eh. Dahil, huwag ko ba sa'yo? I'm sorry, Andrew. I'm sorry. Kasalanan ko ba kung hindi ako makakonsentrate sa pagsusugal natin? Yung kasing bisita ng anak mo. Ito nga eh. Itong konsensya natin, hindi na matahi-tahimik dahil taon-taon, ginugulo tayo nung simo na yun. Tapos kung ano-ano pa ang pinag-iisip mo, buisit ka. Pagkakatitig sa akin ng bata. At saka bakit ganun siya bumati? Parang galing sa sementeryo. At kung umiti eh, kakaiba. At yung kanyang, yung malaki niyang balat sa kamay, hindi mo ba napansin? Oo nga, nandun na ako. Sinabi mo na sa akin kanina yan eh. Ganun-ganun ang balat ni Simone, Andrew. Ganun-ganun. Kinakabahan ako. Umuwi na tayo, please. Natatakot na ako dito eh! Natatakot!
bukas ng gate, narito kayo lahat eh. Gusto mo nga yung ilaw? Opo, sir. Ano ba nangyayari rito? Andrew at saka si Melanie, parang kung biglang nakatulog. Melanie? 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 Melanie! Randy! Bakit to? Ano naman yan? What are you doing? Ano pa nakuhan to? Bakit? Randy? Bakit di magising si Melanie? Melanie! Tarantado na to! Ano itong baso to? Sige! Basagin mo nang mawalan kayo ng anak! Nagulat kayong mag-asawa, no? Natatandaan niyo pa ba ang aking tinig? Mga walang hiya! Nasaan ang anak? Nasaan siya? Naririto, mahal kong Loris. Naririto. Atraso mo sa akin, Aldo. Napakalaki. Mag-uusap-usap tayong apat ng masinsina. Ako, ikaw, si Loris, at ang inyong anak. Kung ilalagay ninyo ang inyong daliri sa baso, kung hindi ninyo ilalagay, mamamatay ang inyong anak. Saan kayo? Bakit niyo kinimot dito?
Si Andrew. Bakit nakakulong pa rin siya sa baso? Andrew! Daddy? Andrew! Palit na kami. Siya naman ang magdurusa. At ako, tayo, buo na ang ating pamilya. Hayaan natin siyang manahimik sa kanyang bagong daigdig. Sige, labas! Sa labas kayo lahat! At saan mo kong dadalhin? Sa pinaglibingan niyo sa akin, Loris. 13 taon ako naghintay sa katauhan ni Randy. Pumasok ako kay Randy noong kanyang kaarawan at araw din ang aking kamatayan. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Kapo na ako. Labas! Kami sa aming mga sala para na rin pong pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at ilayo mo po kami sa masama. Amen. Thank you.
Andro! Hindi na nakabalik ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Sinatanggap yung mga nangyari eh. Meron kayong maniniwala sa akin. Siguro, iisipin nila. Nabaliw na tayo. Ako naman, parang naalisan ako ng bigat sa katawan, tsaka sa isip. Alam ko yun. Wala na yung masasamang paniginip mo. Tsaka si Mami, wala na siyang naririnig ng mga ungol tuwing March 7. May they rest in peace na lang, their tatay and their daddy. Naway naibigan ninyo ang ating kasaysayan ngayong gabi, mga kaibigan. Huwag niyong paglaruan ang espiritu ng patay. Sila ay nasa paligid lamang, naghihintay ng pagkakataon upang kayo ay kausapin at makasama. Maaaring dalhin nila kayo sa kanilang daigdig.